ang mensaheng inyong mapapakinggan ay nanggaling sa devotion ng Pamilya Alfonso sa kanilang family altar gabi-gabi. Ang gabay-aralin sa family altar na ito ay isinulat at inihanda ng ministro ng Kagawaran ng Edukasyong Kristiyana na si Reverendo Oscar P. Lopez Jr. Halina at pakinggan ang aralin natin ngayon. Ang ating teksto ngayong gabi ay babasahin natin mula sa aklat ng Colossas or Colossians chapter 1, 24 to 29. Ang title nito ay Si Pablo'y naglingkod sa iglesia. So atin pong basahin. Nagagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang piliin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Ang hiwaga na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming salit-saling lahi, ngunit ngayon inihayag na sa kanyang mga pinili. Niloob ng Diyos na ihayag sa lahat ng mga hintil ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya'y ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kalwalhatian ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit ipinangangaral namin si Kristo. Ang lahat ng aming pinapapaalalahanan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Ito ang aking pinagsisikapang matupad sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Kristo. Ito ang salita ng Diyos. Thank you, Ate Lynn, sa pagkabasa ng salita ng Diyos. At ngayon ay dadako na tayo sa ating pag-aaral. Ang kagalakan sa Ebanghelyo sa gitna man ng pagtitiis at pag-uusig. So sa title pa lang nakita natin, may problema, may pagtitiis na mangyayari, may pag-uusig na mangyayari sa buhay natin. So ang problema, laging nandiyan, dumarating yan, nangyayari yan. Pero may kagalakan tayong mga Kristiyano dahil sa Ebanghelyong bit-bit na natin o alam na natin. Naisapuso na natin ang mga aral na ito kung kaya makikita palagi sa atin ang matamis ng ngiti sapagkat alam natin kung anong meron bukas. Ang magandang bukas. Pag-asa, dulot ng Diyos sa atin. Ano yung mga kinagagalak ni Pablo dito? Teka, may napansin ba kayo nung binasa natin yung mga talata? Doon sa Colossians 1:24, may napansin ba kayo doon? Tingnan natin to. Ano ang ibig sabihin ni Pablo sa talatang ito nung sinabi niyang kailangan pang punan ang mga kulang na ginawa ni Kristo? Teka, nagkulang ba si Kristo? Hindi pa ba sapat ang ginawa niya nung 2,000 years ago na siya'y nagturo, siya'y nanalangin, siya'y nagpagaling, siya'y nagpakain, siya'y napako sa krus, siya'y namatay at inilibing. On the third day, nabuhay muli. Pero kulang pa ba yun? Ang sabi ni Apostol Pablo, ay pupunan pa niya ang mga pagkukulang. Basahin niyo muli. Kayo ang magbuklat ng mga Bible niyo. Tignan niyo mabuti. Ano ang tinutukoy ni Pablo dito? Mamaya, malalaman natin. Pero simulan natin ng ganito. Ang tinutukoy ba niya dito ay tayo ang gagawa ng pagkukulang? Tayo ang magkukuno nun? Sino dito yung nakakapanood na lang taon-taon na meron dito nga nagpapapako, ganyan, nagpapalo sa katawan. Ano yung ibig sabihin at ginagawa nila yon? Kulang ang ginawa ni Kristo. Kailangan parusahan ko ang sarili ko para patawarin ako ng Diyos. Isa yon sa nakikita ko na nagsasabi ang maraming gagawin ko to para patawarin ako dahil hindi sapat ang mamatay si Kristo sa krus para sa akin. Mabigat ang aking kasalanan. Tandaan nyo, nangyayari talaga yan. Yan yung binigay ko example sa inyo na mamaya kaklaruhin natin
Yun ba talaga ang ibig sabihin ng kulang pa ang ginawa ni Kristo na sinasabi ni Apostol Pablo dito sa talata Colossians 1:24? Tingnan muna natin yung dalawang punto na nais ibigay sa atin ngayon na nga may akda ng araling ito. Ang pagpapagal ni Pablo, kalakip ang kagalakan dahil sa Ebanghelyo. So tandaan natin to. Si Pablo ay nahihirapan. Si Pablo ay ginagawa ang lahat. Si Pablo ay na-quarantine. Si Pablo ay may problemang kinakaharap. Si Pablo ay nakasuhan na siya'y mamamatay. Lahat yon nangyayari sa kanya, pero yung pagpapagal, iniisip pa rin niya, hindi ako hihinto sa ginagawa ko. Patuloy pa rin ako magpapangaral ng salita ng Diyos. Lagi kong sasabihin sa iba, ito ang paniwalaan nyo. Ito si Kristo na matay para sa kasalanan nyo. Ang Ebanghelyo, lagi kong bitbit sa kahit sino mang nais na makarinig nito. Kahit ako ay namomroblema. Yun ang pinagdadaanan ni Apostol Pablo. Pero yung kagalakan, nasa kanya pa rin. At buong lakas niyang ginagawa ang bagay na ito. Tayo mga kapatid, ginagawa ba natin to? Mamaya, pansinin din natin. Ito yung dahilan kung bakit nasabi ni Apostol Pablo na kulang pa yung pagpapagal na ginawa ni Kristo noon. Hindi talaga yung kulang na word, hindi yung dahil hindi enough ang ginawa ni Kristo. Ito yung kulang na sinasabi niya, pansinin natin dito. Hindi kasi nalaman at nasaksihan ng buong sanlibutan ang hirap at sakit ni Kristo maging ang kanyang muling pagkabuhay. Kung kaya't ito ang binabanggit ni Pablo na kanilang sinisikap na mapunan sa pamamagitan ng kanilang pagtitiis sa pagbabahagi, pangangaral at pagpapalaganap nito. Ngunit may kagalakan. So parang kung ikaw ay nagtuturo ng salita ng Diyos, nakakapagod din naman ng brain cells yung magbasa ka, mag-aral ka, saliksikin mo, paano ko i-deliver ng tama itong mga mensahe na ito? Mahirap yun para dito, mahirap yun para kung magsusulat ka, mahirap lahat ng ginagawa na yan. Pero ginagawa ng lahat ng pastor natin, ginagawa ng lahat ng tagapagturo. Imaginin mo na lang yung mga teacher, gano'ng kahirap gumawa ng lesson plan. Nakong hirap gumawa nun. Biruin mo, teacher, weekly gumagawa ng lesson plan. Para sa mga estudyante nila, ginagawa nila yon. Ginagawa pa nila ng may kagalakan. Ganon din tayong mga Kristiyano. Lahat to ginagawa natin ng may kagalakan. Ginagawa dapat natin. Si Apostol Pablo ang nagpapakita dito na dahil hindi natin nasaksihan ng mga bagay nito, tayo, mga Pilipino, nakita ba natin na ipako sa krus si Kristo? Yung mga kanununuan natin, naabutan ba nila, nakita nila na si Kristo ay nabuhay na muli? Hindi. Yun yung pinupunan nila na kulang. Dahil kumpleto na ang istorya, kumpleto na yung ginawa ni Kristo, ang inutos na lang niya ay ipakalat nyo ang mabuting balitang ito. Tandaan nyo, iniutos sa ating lahat na ipakalat ang mabuting balita. Yan ang ginagawa ni Apostol Pablo. Yan ang pinapakita niya sa Church ng Colossae. Yan ang pinapakita niya sa ating lahat. Tayong lahat ay ang magkakalat ng mabuting balita. Bilang mga Kristiyano, yan ang trabaho natin. So tingnan pa natin to. Kailangan daw nating pag-isipan tong isang bagay na to. Muli, self-reflection, oras mamaya bigyan mo ang sarili mo, pag-isipan mo ang bagay na ito. Nagagalak ka bang malamang may bahagi ka sa pagpapalaganap ng hiwaga ng mabuting balita sa mga taong walang pagkaalam nito? Ikinagagalak mo ba kapatid na ikaw ay kabahagi ng lahat ng tagapagturo dahil isa ka na sa tagapagturo? Dapat ang lumalabas sa bibig mo ay ang katotohanan ng dala ni Kristo na kahit ikaw ay namomroblema, kagalakan ang bitbit mo sapagkat alam mo meron akong kasama
may nakikibahagi sa akin, kaparte ako ng katawan ni Kristo. Dapat lahat yun, meron sa atin. Ikinagagalak natin yun. Yung hiwaga na tinutukoy dito ay, noong unang panahon nila, noong Old Testament, alam na ba nila yung hiwaga? So imagine ninyo, sila, mambuhat kay Adan at kay Eva. Alam na ba nila yung hiwaga ng Ebanghelyo? Hindi pa. Ang pinangako lang sa kanila ay, may darating. At ang darating na yun ay, ang magliligtas sa inyo sa kasalanan. Kung naalala niyo istorya, kay Adam and Eve pa lang. Darating ang aking anak. At siya tatapak sa ulo ng ahas. Ibig sabihin, he will crush sin. He will destroy sin. He will be the one to forgive sin. Kung nakita niyo yun, kung naaalala niyo istorya na yun, yun yung pinangahawakan ng mga tao sa Old Testament. Pero hindi pa nila nakikita, hindi pa nila alam yung mirakulong mga yung hiwaga na dala ni Kristo. Na meron palang darating at mapapako sa krus, dadanak ang dugo, lilinisin ang kasalanan, mamamatay, at tatlo after 3 days, mabubuhay na muli. Hindi nila alam ang lahat ng yun. Para sa kanila, hiwaga, misteryo, hindi pa nila alam. Pero tinitigan lang nila, may darating. Yun yung isa na pinangahawakan nila kung bakit alam natin, ligtas sila dahil alam nila, may darating na tagapagligtas. Yun yung anak ng Diyos, ang kaisa-isang anak ng Diyos. Tayo naman, we look back, alam natin, dumating na si Kristo. Yan yung hiwaga ngayon na alam natin. Dumating na ang tagapagligtas, tanggapin na natin ang katotohanan iyon upang tayo ay magkaroon din ng kagalakan sa ating buhay. Bagamat merong pag-uusig sa paligid, happy tayo. Happy lang. Tingnan pa natin to. Yung ikalawang punto na nais ihatid sa atin ng tagapagturo o may akda ng ating lesson ngayon ay, ang pagpapagal ay ginagawa ni Pablo alang-alang sa iglesia. So parang ito, yung ginagawa natin, na tayo ay nagfe-fellowship, tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos palagi, para saan ba to? Kumbaga ako, kung akong tatanungin nyo, bakit ko ginagawa to? Bakit iniisipan natin ng paraan na kahit mawala ang internet, kailangan i-record natin para kahit paano maipasa namin sa inyo ang mensahe na to? Bakit tayo nagpapagal? Dahil para sa iglesia. Hindi naman talaga yung building ang tinutukoy nito. Hindi yung church na alam natin dyan sa kanto. Ang iglesia ang tinutukoy ay ikaw. You are the church. Christ is living in your heart. Therefore, you are the church. Your family is the church. Ang iglesia ang tinutukoy dito ay ang kapatiran, tayong magkakapatid, tayong mga Kristiyano ang tinutukoy dito po. Kaya, ang lahat ng bagay ay ginagawa namin para sa inyo, para sa ating iglesia, para sa ating samahan, para lumago tayong lahat. Yung pag-aaral naman na ito, hindi lang naman kayo, kumbaga, ako tagapagturo, kayong nakikinig. Kayo lang ang nakakapag-aral. Ako din naman, inaral ko din ito. Bago kayo, ako muna. Sabay-sabay tayo, pare-pareho tayo. Lahat tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. So yan yung ikinagagalak natin dahil dapat mindset natin ang lahat ng ikinikilos natin para sa iglesia. Lalong-lalo na kung ikaw ay taong simbahan. Ang iniisip mo palagi ay ang kapatiran. Kumusta ito? Anong mabuting maidudulot ng ikikilos ko para sa kapatiran? Makakatisod ba ako? Makakasakit ba ako? Lahat yun, iniingatan natin sa atin. Paano ako kikilos? Ang mga nakarang araw, yun ang mga pinag-uusapan natin eh. Paano ko aayusin ang buhay ko upang maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos? Ayusin ang ating asal. Ayusin ang ating ugali. Diba? Dahil dito, tingnan natin yung ginawa ni Apostol Pablo. Inialay niya sa iglesia ang lahat ng kanyang mga pagpapagal. Si Apostol Pablo, kahit nakakulong na, kahit nahatulan na, ang buong lakas niya ay ibinubuhos pa rin niya sa iglesia. So kagaya nito, na kahit tayo nasa pandemic na, panuorin niyo ang ginagawa ng bawat churches din, ng bawat mga pastor.
lahat sila ay binubuhos ang kanilang lakas upang madala o mahatid ang mabuting balita sa lahat. Magpagal tayo, magpagod tayo sa tamang rason ang magpakalat ng mabuting balita. Ano pa? Nais niyang ang lahat ay kanyang maiharap kay Kristo na banal, sakdal at ganap. Itong isang verse na to ang pwede nating panghawakan na tinutukoy talaga dito ay ang lahat nais ni Pablo maiharap niya kay Kristo ng banal. Ibig sabihin, walang pinili. May mga relihiyon ba kayong naririnig na pag sumapi ka sa amin, ligtas ka. Pag hindi ka sumapi, hindi ka ligtas. May ganong thinking. Sila lang ang ligtas. Bakit ganon? Ano ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito? Ang mga hentil ay tinutukoy din niya, ang mga naniniwala na ay tinutukoy din niya, at ang sinasabi niya ay, nais ko ang lahat ay maiharap kay Kristo at maipresenta natin silang banal at naniniwala sa Diyos. Paano mangyayari yun? Siyempre, punan natin yung kulang pa sa istorya. Ipakalat natin ang mabuting balita, iparating natin sa mga taong hindi pa nakakarinig nito. Yun ang nais ipahatid sa atin ni Apostol Pablo dito sa mensahe niya. Nasa atin na ngayon ang trabaho. Tayo ang susunod na magdadala ng mabuting balita sapagkat marami pa ang hindi nakasaksi nito, marami pa ang hindi nakarinig nito, marami pa ang hindi nakakaintindi nito. Tayo na ang magpapatuloy sa trabahong ginampanan ni Apostol Pablo. Muli, meron na naman tayong isa pang pag-iisipan. Nais ng may akda na tignan natin kung anong magagawa natin dito. Dahil hindi madali ang magkaroon ng bahagi sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ang sabi nga ni Pablo ay, may pagtitiis, ngunit may kagalakan. Sa lahat ng trabahong ginagawa natin, may takibat siya na kahirapan, may paghihirap, may pagpapagod, kumbaga. So lahat tayo ay nararanasan yan, lahat tayo ay pinagdaanan yan, pero naging happy ka ba sa ginagawa mo? Kami, natutuwa kami sa tulong at awa ng Diyos. Nalulugod po kami sa aming pamilya na nagagawa namin at nagagampanan ang mga bagay na ito. Kayo man, ini-inspire namin ang bawat isa, magampanan nyo rin ang trabahong ito. Kayo ang leader sa inyong tahanan. Kayo ang inaasahan na magtuturo sa susunod na henerasyon patungkol kay Kristo, patungkol sa mabuting balita, patungkol sa Ebanghelyo. Tayo na ang naatasan na magpapakalat nito. Na kahit mahirap ang magturo, may kagalakan. Kahit may pandemic sa paligid natin, magtuturo pa rin tayo, magpapagal pa rin tayo, magpapatuloy tayo. Muli, may kagalakan. Tandaan, happy lang. Yan ang lesson natin ngayong gabing ito at tayo ay malugod sa ating Panginoon sapagkat naghatid na naman siya ng isang munting pag-aaral na kung saan nawa ay natuto tayo. And pag-pray din natin, palaguin ni Kristo ang lahat ng mga natutunan natin sa ating mga buhay upang matuto tayong kumilos ng tama, maiayos natin ang asal natin. Maging mabuting mamamayan. Maging mabuting Kristiyano. Salamat kapatid at ikaw ay nakibahagi sa aming devotion. Nawa ay napagpala ka ng mensaheng ito at magamit mo sa pagbabagong buhay. Sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig, ipagkakaloob sa atin ng Diyos Ama at ni Hesukristo na anak niya ang pagpapala, habag at kapayapaan. Sa Diyos ang papuri!